kaysa sa makukuha sa labas. Ang sistema namin ginawa rito kung paano namin nagawa na mas mura ay dahil diretso galing na ito sa farmers. Halimbawa, yung mga agricultural produce ay sila, diretso na silang pumupunta rito kung silang kailangan. Speaker, our Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. We have several secretaries with us, but by your indulgence, may I just specially mention someone whom I've known for a long time, the Secretary of Tourism, Secretary Cristina Frasco. We would like also to greet all of the congressmen and women who are present with us. Speaker, mukhang ma-absent muna ngayong Monday because both of you are here. Obi. May I also make special mention of our city mayors and municipal mayors who are all here. The mayor of Lapu-Lapu City is here, Mayor Ahong Chan. And is he the handsomest of your sons, Mr. President? Vincent, right? The handsome son of the President, Vincent Marcos. Our Kadiwa presenters who are all here. Distinguished guests, mga binati o minahal kong mga Subuanon, maayong buntag kanatong tanan. In 1953, A. Marcos won in the presidential elections. In 1969, A. Marcos won in the presidential elections then. What was the historic fact that stood out? Because right here in Cebu, that candidate won as president in spite of the fact that his opponent was a Cebuano. Ferdinand Edralin Marcos Sr. won over Serhing Osmeña Jr. Since then, Cebu had been labeled as gahi ginag-o ng mga Subuanon, mga opposition, mo-oponer yun na. And it seemed that Cebu became, shall we say, a difficult province, island, to be reckoned with, especially in the presidential elections. Well, 53 years later, another Marcos won right here in the island of Cebu. The son of Ferdinand Edralin Marcos Sr. won overwhelmingly here in the entire island of Cebu, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It was historic because in the unity that Cebu demonstrated, the entire island, province, the highly urbanized cities of Lapu-Lapu City, Cebu City, and Mandaue City,
in a magnificent show of force, the entire island of Cebu delivered the highest number of votes to our President Ferdinand Marcos Jr. It was also a historic election because in that election, our chosen president set the highest record for the highest number of votes ever to be given to a presidential candidate all the way back to Quezon. He has beaten even the record of President Quezon, getting 88% of the total votes. And as compared to the margin, he practically got 80% over his opponent. Pamakpak mo kay naka-appeal mo adto. Kisa may wakabutar ni BBM be? Kisa? Kisa may nibutar ni BBM? Bilaw, isa kamot, isa kamot. Isa. Isa, isa. Isa, ngano man mo isa diha? Isa inyo kamot. And the president knows how to be grateful. In a symbolic gesture, and yet a most meaningful one, the first ever kadiwa ng Pangulo in the entire country will be launched right here in Cebu. This is one of the many programs and collaborations that Cebu and our dearly beloved President will work on for the betterment and upliftment of the lives of Cebuanos and of Filipinos in the entire country. I wish to tell you, magalit siguro yung iba na ayaw ako magsabi ngayon, pero sabihin ko talaga. Later on, at the base, at the air base, what took decades to settle, where three presidents before him had been unable to settle the final transfer of Camp Lapu-Lapu, previously owned by the province of Cebu, back to the Cebuanos. It is only our president who has done that. And we will be doing the turnover of lots later on. We thank you, Mr. President. And so, ladies and gentlemen, mga binati ug binahal kong mga Cebuanon, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand BBM Bongbong. Marcos Jr. Thank you very much to our good governor, Governor Gwen Garcia, for her really very kind and most touching words. Lagi akong nag-aalala, oh please sit down. Lagi akong nag-aalala, pag nauna sa akin si Gov Gwen magsalita, ay mahirap sundan mag-speech si Gov Gwen. Sanay naman ako magtalumpati, pero mahirap sabayan si Gov Gwen. At kaya na nga, and I'm reminded once again why that is. And she has reminded us. She reminded me as we walked in, ito pala ang una kong bisita sa Cebu mula noong eleksyon. Kaya't ito na ang pinakauna kong pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng Cebuano sa inyong tulong, sa inyong suporta na ibinigay sa amin sa nakaraang halalan kami ni Inday Sara. At tama yung sinasabi ni Gov Gwen. Totoo nga, it was history making and you were part of that history. And for that, I will always be grateful for the rest of my life. Kaya naman, eh,
linuklok ninyo ako sa napakataas na posisyon. Kaya ginagawa naman natin lahat ay para naman tayo ay maging mas maginhawa ng konti ang mga buhay. Dahil alam naman natin, dumadaan pa rin tayo sa krisis, nagtataasan ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya naman ay binalikan namin ang dating project na Kadiwa. At sinimula namin dito, ang dati ang nagsimula nito ay yung Kadiwa ng Pasko. Gumawa kami ng Kadiwa para nung Christmas season. Yun lamang, napunan namin, ay napaka-popular at gustong-gusto ng tao dahil nga naman may bilihin na mas mura kaysa sa makukuha sa labas. Ang sistema namin ginawa rito kung paano namin nagawa na mas mura ay dahil diretso galing na ito sa farmers. Halimbawa, yung mga agricultural produce ay sila, diretso na silang pumupunta rito kung silang kailangan nilang magdala ng kanilang mga ipagbibili ay tutulungan namin at hindi na kailangan magbayad ang ating mga farm. Kaya nakakamura tayo. Kaya nung habang tumagal ang panahon, tapos na yung Pasko, sabi ko, dapat naman siguro patuloy na natin. Kaya naging Kadiwa ng Pangulo na ngayon ay sinimulan natin dito sa Cebu. Bukod sa pag-market ng mga agricultural product, ng bigas, ng asukal, ng mga gulay, ay ito rin ay binibigyan natin ng pagkakataon. Alala ninyo, nung kampanya, sinisigaw namin, kailangan natin tulungan ng mga MSMEs, yung ating micro, small, and medium scale enterprises, ang MSMEs. Kayo doon. Kaya binigyan natin ng pagkakataon ng ating MSMEs na meron ngayong merkado, meron ngayong palengke para sa kanilang mga produkto. At nakikita ko naman, maganda talaga ng mga ginagawa at marurunong naman talaga mga Pinoy na gumawa. Yun na nga, merong value added. Doon hindi lamang yung produkto lamang, kung hindi ginagawa ng konting processing, ginagawa ng konting packaging para maganda namang tignan, madaling maibenta. Kaya naman nakikita ninyo, napakaganda at meron tayong hindi lamang para sa agricultural products kundi pati para sa mga produkto ng ating mga MSMEs. At na I was very impressed nung nakita ko yung ating mga MSMEs, yung ating mga nagtitinda rito ngayon. At napakaganda nga ng produkto nila. Ayaw ko lang nasira yung diet ko dun sa nung binibigyan ako ng danggit, binibigyan ako ng chicharon. Ang problema nito, kakainin ko lahat mamaya. Pero isasabay ko sa lechon na siguradong may handa mamaya. Ngunit ito po ay ipapagpatuloy, hindi lamang po sa Cebu ito. Sa buong Pilipinas natin ginagawa. Nakailan na tayo? How many areas have we already? Mas marang, labis na sa 500 ang Kadiwa na aming ginagawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito naman ay para makapagbigay tayo ng pagkakataon na para sa ating mga consumer na makakita naman na affordable, yung medyo kaya ang presyo, ang presyuhan. Andito rin po ang ating secretary of ng DOLE, ng Department of Labor and Employment. Nandito po siya dahil gagawa pa kami ng Kadiwa para sa manggagawa. Dahil talagang nakatutok para sa ating mga manggagawa, para sila din ay magkaroon ng pagkakataon. Kaya yan ang binubuo natin. Kaya ito ay malaking pagsasama ito. Kasama, nandito si Secretary Fred Pascual ng DTI. Sila talaga ay ang mga kapartner dito. Siyempre, Department of Agriculture ay nandito rin. At kasama din dito sa ating programa na ito. At patuloy po aming gagawin ito. Patuloy namin gagawin, padadamihin natin, palalakihin natin at pararamihin natin. Mas importante ay paramihin lalo na sa mga lugar na talagang hirap ang tao at hindi pa kaya ang mga presyuhan kung nasa palengke. Kaya ito na
ang aming sagot doon sa nagiging krisis dito sa ating pagkain, sa ating pagtaas ng presyo. Ay ipagpatuloy po natin ito at para naman ang ating mga kababayan ay hindi na masyadong naghihirap at dahan-dahan mararamdaman tayo. Yung sinisigaw natin na sama-sama tayong babangon muli, kasama ito dun sa ating pagbangon. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat, and thank you to you all.